isang tinagpalang tanghali po sa ating lahat, mga bay. Ito po muli ang inyong lingkod, Nelvic Montecalvo. Welcome to my channel, mga bay. Ang ngayong araw po ay aking ibahagi ang isa na namang makabuluhan na pamamaraan po, patungkol po ito sa halamang gamot na pangkaraniwang matatagpuan sa ating paligid. Ang halaman na ito ay para sa ating buhok. Nakakatulong ito upang palaguin ang ating buhok or pamabisang pantanggal ng mga balakubak. Kaya kung ikaw ay mahilig sa ganitong tema, ang videong ito ay para sa iyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag pong kalimutan pa-like, subscribe, din pahit sa all notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Una po nating gawin ay kukuha po, kagaya po nito, ito po yung dahon ng bayabas. Ang dahon ng bayabas po is ikukuha lang po tayo nito. Atin po itong i-blender. Mas maganda po kung halimbawa yung dahon ng bayabas is yung sariwa. Kasi malaking tulong ito, para ano po, parang nandun yung pinakaano niya. Kukuha po tayo ng mga 17 peraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Isang bisis lang natin to siya, parang kumbaga i-apply to itong proseso na to 3 times a week. Halimbawa po sa umaga, bago ka maligo, 1 hour bago ka maligo, i-apply mo na to. Ang pangalawa pong natin gawin is ito pong kukuha po tayo ng ano po, ito po yung blender. Ito po siya yung blender kasi i-blender po natin to eh. Ngayon po, yung isang halaman natin gagamitin is ito pong aloe vera. Lihit sa kalaman naman natin, itong aloe vera ay nakakatulong talaga to sa or na nakakatulong pagandahin or pantanggal din ng balakubak itong aloe vera. Pero mas the best pag may hahaluan din po natin nitong ano po, tinatawag na dahon po ng bayabas. Doon po na natin malaman na ito'y napakaganda. Ito po, tanggalin lang po natin itong nasa unahan na balat. Itong balat ng ano po, aloe vera. Ang kukunin lang po natin sa aloe vera is itong gel niya. Ayan po. Ito po yung gel. Kukutsarain lang po natin yan. Kasi matatanggal kahit mga kuko, kayang tanggalin to eh. Yan po, ito pong gel ng aloe vera is ito po yung ating ano, ihahalo po dyan. As aloe vera po, mga 3 piraso na ano po, 3 pirasong aloe vera tsaka 17 piraso po na ano, nitong dahon ng bayabas ang ating ano, gagamitin. Subok na rin po ito, ito pong technique na ito, matawag ko po na provinciano style. Dahil unang-una po, madaling gawin, saka marami ito sa ating kapaligiran, unang-una itong bayabas. May isa pang proseso nito, yung ano, itong dahon ng bayabas, i-blend, hihiwain din, tapos i-blender, din ano po, hahaluan po natin ng yung ano, bili na ano, oil, bili oil. Kaso, wala, mahirap po maghanap nun eh, kaya ang mas mahal, maganda puro ano po, parang tinatawag na organic ito pong aloe vera. Marami pong nag-aalaga nito dahil itong aloe vera din po, anong bata pa ako, itong aloe vera, ito po din po ang gamot, isa sa gamot sa ubo ng mga bata. Kaso lang, iba lang kasi ano nito, ang lasa. Nakakatulong din po ito, itong aloe vera. Ito lang po, halimbawa ganyan na aloe vera, itong pinaka-jelly niya, a gel. Ito po yung kinakain pag halimbawa gamot sa ubo. Pero yung gagawin natin ngayon is itong ano po, para sa buhok. Na-share ko lang dahil naalala ko lang sa probinsya namin, ito'y aming ano din po, kinakain na parang gamot sa ubo itong aloe vera. Isa pa, mga tatlong ano lang to, tatlong dahon ng aloe vera ang gagawin.
tatanggalin lang itong pinaka outer na balat. Ang kukunin lang natin ito, itong pinaka gel ng aloe vera. Napakabisa nitong pang ano po. Unang-una itong aloe vera pwede rin pang tanggal ng balakuba. Yan. Ang sunod natin gawin po is ito namang ano, dahon ng bayabas. Hihiwain lang po natin ito. Ano ba, ganyan. Tatanggalin natin itong pinaka ano na pinakamatigas na parte. Hiwain natin maliit. Maliit para mas madali siyang madurog sa blender. Ayan po, hihiwain lang po natin yung ano po, dahon ng bayabas. Ano ba, ito dahon ng bayabas, hihiwain na lang natin na ganyan. Ito, lalagay muna natin sa blender para sabay-sabay natin ito siyang ano, i-blend. Itong pamamaraan na ito ay mas tawag ko na makaluma siya, pero very effective ito sa ano po, kumbaga makalumang pamamaraan para mapigilan, lalo-lalo na po sa mga buhok na parang unti-unting nalalagas. Pero pwede rin po ito sa mga buhok na ano, pwedeng-pwede sa buhok na yung ngayon puti sa itim na buhok, ay napakabisa din po nito. Natutulungan po niya parang i-condition yung ating mga buhok para sa ganun yung hindi siya nalalagas. Parang ang ano nito, ibabad muna sa ating ulo ng mga 1 hour bago kayo maligo. Pag naligo kayo, iwasan nyo munang mag-shampoo or mag kahit anong gawin nyo, shampoo or conditioner sa inyong buhok pag once na nag-apply kayo nito. Kinabukasan, pwede nyo na para ma-absorb talaga ng inyong balaang, parang pinakabalat ng inyong buhok yung ano po. Ayan. Ayan po, atin po itong ang proseso nito, nandito na lahat. Yung aloe vera saka dahon ng bayabas, ayan po. Yung dahon ng bayabas saka aloe vera nasa loob na. Ngayon dadagdagan lang natin ng kunting tubig para at sa ganun yun ang ano niya. Tantiameter na lang po ang gagamitin. Kasi ang mahalaga nito is yung katas niya. Biblender lang natin itong ano. Ayan po, atin na itong ilagay sa blender. Ito. Dudurugin yan. Sabay ang dalawa. Takpan lang natin. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ganyan lang po yung proseso niya. Parang ang mahalaga lang yan, parang madudurog ng pino yung bayabas at pati yung dahon ng aloe vera. Na malaking tulong ito o parang napipigilan talaga on how to prevent the pulling hair. Yun po. Ayan lang po natin. Ayan na po natin na ano po siya. Parang madurog talaga na pino. Pinong-pino. Yung ano po. Itong dahon ng bayabas at saka dahon ng aloe vera. I-blender lang po natin ito. I-blender lang. Tapos yun na. Dalawang klase lang po yan. Hayaan mo lang po natin na madurog talaga siya. Para sa ganun, yung pinaka niya, pinakadahon ng bayabas ay madudurog ng pino. Tapos pag apply niyan, parang ikumpun-pun mo siya. Sa Bisaya, o yung kumpun. I-apply mo muna siya bago ka maligo. Parang gawin, parang shampoo ang mangyari. At take note, 1 hour bago ka mag-shower, kailangan mo na itong i-apply para sa ganun ma-absorb ng yung balat ng ating ulo, yung vitamina nitong dahon ng bayabas at saka dahon ng aloe vera. Subok na po ito sa noon pa sa mapaprobinsya man o kahit dito po sa Maynila, ay marami na rin po akong nasabihan nito, na-share ko sa kanila at talagang effective naman po. Halimbawa, yung buhok ay mas lamang na yung puti kaysa itim. The best po ito na pamamaraan. Kung mapapansin nyo, durog na durog nito.
parang durog na durog na. Kasi ang kukunin natin ito is yung katas eh. Sasalain natin ito, yung katas lang ang ating kukunin. Yung pinaka yung matitira, tinatapon namin. Pero huwag yung itapon eh. Ano po ito, pwede siyang gawing compost. Para po, halimbawa, kung may mga halaman kayo, or yung mga asawa nyo na may mga tanim na, halimbawa, nagtatanim ng mga kahit anong halaman, maganda rin doon lang po ilagay. Huwag nyo itapon sa basurahan dahil magandang ano, maganda rin ang pakinabang para po sa ating mga halaman. Balik po tayo dito. Hayaan po natin muna madurog yung ano po. Para ma-ano, durog na durog talaga. Kasi yung dahon ng bayabas, hindi agad-agad na dudurog yun. So, maghanda. Habang ano yan, ihanda natin yung ito po. Lagyan ko na, ihanda natin yung salaan para ipasala natin yung pinaka. Ano yan. At sa tingin niyo po na durog na durog na yung kanyang dahon, yan po yan, parang shake lang ang nangyayari. Pwede na po yan, kasi na ano na. Kung mapapansin nyo, yung pinaka ano nya. Ayan po. Ayan po. Bango ng ano, bayabas ah. Ayan po yung mangyayari, ang tsura nya. Ngayon, atin tong sasalain. Kasi ang kailangan lang po natin is yung kanyang ano po. Ang kanyang pinaka... pinakakatas. Ang pinakakatas nito is yun lang yung ating kailangan para po sa ating ano po, buhok. Ganito lang po yung proseso nya. Ayan. Ayan po. Ayan mo natin siya ano, tumulo yung pinaka ano nya. Pinakadaan, no? Dagta. Kung mapapansin nyo, napaka ano po, napaka-pino na pagkagawa. Kaya the best ito para po sa ating buhok. Pure, organic, and healthy. Kaysa naman na mag-apply ka ng mga kung ano-anong gamot dyan na yun po ay may halong, maraming halong chemical. Ayan po. Yung, ito po yung sinasabi ko na ilagay sa ano. Ayan po. Ilagay sa mga ano ng halaman. Kasi ano to eh, pampataba din to ng mga halaman. At ang pakay natin lang naman dito is ito. Ito po yung pinaka ano niya. Guyabano at saka guyabano at saka ano po yung aloe vera. Ito po. Yan itong parang tubig na to. Ito po yung pinakamabisa na pantanggal. Ito po yung pinakakatas nito is ito yung pinakamabisa. Halimbawa, bago ka maligo sa umaga, 1 hour, halimbawa magigising ka alas 6, i-ano mo na to, parang pang shampoo lang, i-ano mo sa yung buhok, tapos hayaan mo siya sa loob ng isang oras. Pagkalipas ng isang oras, pwede na kayong maligo para mabanlawan, pero huwag nyo munang gamitan ng kahit anong shampoo or conditioner or kahit anong, wala po kayo dapat i-apply sa inyong buhok. At yun lang po, at sana makakuha po kayo ng basic na kaalaman. Dito po sa aking channel ay marami po akong ibabahagi sa inyo. At abangan nyo na po yan, mga bay. At maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin. Maraming salamat po.